ating balikan si Congressman Teddy Casino sa mga huling katanungan po natin. So dito ho sa escrow account kaninyo, Congressman, ang ikinitwiran po na naman po ng Pagcor Management dahil ito raw po ay pinayagan nung unang administrasyon. Ganun nga ho. At, pero nung sila ay pumalit, umabot pa ng 1.5 years bago na kumpleto ng Tiger Company yung kanilang escrow account. Mm-hmm. Pero hindi nila siningil ng penalty. Dahil daw yun ang previous decision and hindi ko nga maintindihan eh, bakit hindi nila hindi masingil yung penalty. Parang masyado silang kumbaga masyadong binibigyan ng pabor itong kumpanyang ito. Mm-hmm. At kapansin-pansin napaka parang napakalakas ng kumpanyang ito. Opo, pati ho yung, di ba, pati yung escalation ng renta doon sa 4 hectares. Lahat ng ito ay well documented, Congressman. Pero yes, opo, yes. Pero well, we can only do and diba as much, you know, dito ho sa hearing na ito. Ano ang klaro so far dito ho sa nangyari kahapon? Ano ang klaro sa inyong pananaw, Congressman? Ang klaro sa akin, unang-una, itong Tiger talagang napakalakas. Ito yung matatawag nating favored company ito. Mula pa nung panahon ni Henry, no? And unfortunately, hanggang sa ngayon, napakalakas. No? At ang lumalabas na dahilan, according to Pagcor Management, masyadong malaki yung investment at ayaw nilang ma-antagonize. On the other hand, kung titingnan mo naman yung lumalabas na information ngayon, mula sa investigasyon ng FBI, mula dito sa special report ng Reuters, pati yung iba pang mga information na kukuha natin, talagang inaalagaan din ng mga kumpanya ni Okada, yung mga Pagcor officials natin. No, mula sa mga napakaraming pabor nang binibigay sa Pagcor officials, mula sa yung mga bigas na binigay sa mga anak ni Henwino na tumakbong kandidato noon, yung mga magagarang hotel suites, mga dinners, tuwing sila ay pupunta sa Macau. And then itong lumabas recently na $40 million na pera na pumunta sa isang taong si Rodolfo Soriano na kilalang-kilalang malapit na malapit kay former Pagcor Chairman Henwino. So parang kumbaga may makikita kang pattern na sa dami ng pabor na binibigay ang Okada sa Pagcor officials, parang ganun din ang pabor na nabibigay naman sa mga kumpanya ni Okada. Opo. Tama ho ba din po ang pananaw nga na kasi ang tanong mo, Congressman, nung iba, no, bakit, sino naman daw ang investor, ang negosyante, na manunuhol ilang taon pakatapos na magkaroon ng kontrata? Ilang taon bago maaprobahan yung project? Ang punto nga ho kasi nga dito, wala itong bidding na ginawa eh. Hindi ba? Kasi hindi ito binuksan sa lahat na interesado. So ito ho ay iniabot kay Okada. Oho, na kontrata na wala siyang kalaban. So syempre, mga kaibigan, sa pagbabago ng administrasyon, naandun na ang chance sana na makakuha ng best deal ang estado, ang taong bayan, kung bubuksan mo yan sa ilang mga interesado. So nangangamba yung Okada ngayon na baka mapariwara yung kanyang mga una nang naihatag at nai-invest dyan, napuhunan dyan, kaya eto at nagpapatuloy po ito. Yan po ang masakit na katotohanan na hindi naman pumakita ng iba. Actually, Ted, yung sinasabing kapalit, kung titingnan lang natin yung mga dates, ano, yung chronology. Mm-hmm. From January to May yun eh, yung sunod-sunod na pasok ng mga $10 million, $5 million. Dollars. Dollars doon sa kay Soriano, na kilalang malapit kay Henwino. It was also during this time, around March 2010, na naibigay sa Tiger yung status ng special economic zone. Mm-hmm. Nawala siyang buwis na babayaran. Hindi siya magbabayad ng buwis. At ito, dito sinabi nga ni Okada na dahil doon, dahil sa nakuha nilang special economic zone status, mas malaki pa kaysa sa Las Vegas at Macau yung kikitain ng operations nila. So, kung malikot ang isip natin, hindi natin sasabihin walang kapalit yun. And it is, hindi yun for previous na nakuha nilang concession, kasi bagong concession yung ibinigay na yun. Opo. And then it was also during this time
na si Henrino at yung buong Pagcor board binigyan ng 1-year extension sa kanilang appointment. Mm-hmm. Ibig sabihin, mananatili sa poder dapat. Even under the next administration, itong sila Henrino. Mm-hmm. So dapat, definitely, maaalagaan din yung mga interest na Okada. Yung nga ho, parang, di ba, sir, no? Parang, kasi, remember po, hindi naman siya, nag-resign si Henrino eh. Nag-resign because of the pressure, di ba? Napilitan. Kasi nga, midnight appointment ang dating, no? So, siya po yung napilitan mag-resign, kaya ang mga nagsasabi na, bakit na eh, patapos na ang administrasyon, tsaka ka lang maglalagay. Hindi nga eh. Kung kayo nga din po ay medyo, di ba, mag-iisip talaga ng malaliman dito, yun din pong posibilidad nga, na ito nga ay para din po sa incoming eh. Oh, kasi kung isipin mo, hindi naman po, congressman, hindi naman po sa alien yung kasalukuyan at saka yung unang si Soriano eh. Hindi sila alien ha, mag-friend sila. Alam niyo kung, di ba, yung, di ba na nakita niyo sa mga dokumento, congressman, yung kumpanya, yung lisensya ni Soriano, na ngayon po hindi pa humaharap sa pagdinig, no? Itong sinasabi daw hong pinadalhan, no, ng mga transfers na by the million of dollars, yung kumpanya ni Soriano, oho, na pasugalan, pinayagan nila nagyat na maibenta sa ibang tao. Oo, at sino ba naglakad nung license ni Soriano para aprobahan ng board ni nagyat para maibenta sa iba? Eh magkakaibigan niya mga yan eh. Actually, maliit ang, kumbaga, same circle of, ano yan eh, same circle of personalities yan eh. Mm-hmm. Sila-sila magkakakilala at magkakaibigan. At ang nakapagtataka nga na itong si Soriano na identified dito kay Henrino, nakakuha ng malaking pabor mula sa administration naman ni Nagyat. Ni Nagyat. At naibenta yung kanyang lisensya. Yung kanyang gaming licenses sa isang sa dayuhang kumpanya. At pinayagan nila with, yan. With the approval ng Pagcor board. Ng board. Pagcor board. Opo, yung nga, baka hindi nga ito alam ng presidente na, di ba, I mean, kasama itong Soriano doon sa mga pinlander mo, dinemanda mo, di ba? Okay, so binigyan siya ng lisensya. Oho, yung lisensyang yan, oo, ay maaari mong i-revoke eh. Maaari mong pigilan yan eh. Tapos, para kay binenta mo pa yun doon sa isa. Dapat doon, kumuha ka ng best deal doon sa isang pagbebentahan ni Soriano. Bakit pinayagan mo na ibenta niya, pagkakitaan pa niya, yung kontratang ibinigay sa kanya ng Pagcor? Kung hindi ka naman... Hindi ba? Parang kuminsan talaga nakaka-insulto sa katalinuhan natin, congressman eh. Yun naman, isa pa ito, no? yung previous hearing naman, mm-hmm, parang inamin na mismo ng Tiger Company na talagang pumasok yung ganyang kalalaking pera, yung milyong-milyong dolyar sa account ni Soriano. Mm-hmm. Hindi nila maipaliwanag para saan. No? So doon palang questionable na, bakit mo bibigyan ng napakalaking halaga? Walang makapagpaliwanag. No? At mismo yung Pagcor management, sa kabila ng daan-daang milyon yung kanyang intelligence funds, hindi rin nila maipaliwanag at hindi nila masabi. Uh-huh. So, doon sa investigation na ginawa ng sa US, yung former FBI official doon, na investigation na initiated nitong dating partner ni Okada, yung Win Company, mm-hmm, ang talagang sinabi nila doon na ito mga suhol ito. Ito ay mga, at yun nga yung kaya sila galit na galit kay Okada umano, dahil yung sistema niya ng pagbibigay ng mga suhol na mga pabor, mm-hmm, ng mga gaming officials ng Pilipinas. Pero yun nga, bakit parang bantulot na i-pursue itong angle na ito? Nung bagong, yung pumalit bagong na administration. Upo. Anyway, sige po. So, congressman, meron kayong isa pang pagdinig. Hindi ko alam kung kailan po naman yun kasi nga magbe-break na po kayo. Ang akin po lamang, well, kung mamarapati nyo, imbitahin nyo buong board. Yung buong board. Kasi para sila magturuan kung... well, may kanya-kanyang dahilan kahapon. Mm-hmm. In fact, nakakalungkot eh, dapat this morning, this afternoon, dapat may hearing yung Committee on Games and Amusements. Mm. Sinabihan kami kahapon ng late afternoon na hindi daw matutuloy, kinansel nila. So, nag-i-expect tayo na meron pa tayong pagkakataon this afternoon na
supposedly inimbitahan itong si Soriano, supposedly inimbitahan itong si Henrino, si Camacho. Pinapaimbita din natin yung si Camacho. Mm. Ito talaga yung mga susing tao eh. Mm-mm. Na kapag naimbitahan natin at natanong natin, eh importante yung kanilang sasabihin. Eh hindi tinuloy. So hindi natin alam ngayon kailan huli schedule. Opo, at Congressman, just to remind you, dito ho sa usapin po ng mga pinasok na kontratang ito, no, kung talaga kasi ngayon po ilang kayo nag-iimbestiga? Good Government, Games and Amusement, Senado, mm-hmm. DOJ, hindi ho ba? Ilan may na ho nag-iimbestiga? May FBI pa, may NBI pa. Ngayon po kasi, eh, para kay meron ka pang intelligence fund. Eh, noong pong 2011, 281 million ang kanilang intelligence fund. Ngayon pong 2012, 277 million ang iyong intelligence fund. Eh, hindi ho ba ito'y para ho dito rin sa mga usapin na ito kung pinaglululuko na ang Pagcor ng kanilang mga kadil? Precisely. At yan ang malaking kababalaghan dyan. No, saan ba napupunta yung intelligence fund na yan? Ito nga may nakuha tayo mga dokumento, eh tayo wala namang ganyan kalaking intelligence funds. May kaibigan lang tayo sa Japan na ibigay sa atin yung pati yung mga kopya ng cheque na kuha natin. Mm-hmm. Eh mabuti pa tayo, walang budget nakakakuha ng ganyang information. Itong may more than 250 million pesos na intelligence funds budget, makang sa akin pa nakasalalay pagdating sa pagkuha ng ganyang information. Sige po, hindi po ito natatapos. Ano, dito natatapos, Congressman, po ang ating follow-up dito. Ang aking po lamang nga talaga dito, ang ating mga kababayan, hindi humagsawa sa usapin na ito kasi unang-una ito ay pag-aari ninyo. Pag-aari natin. Pangalawa, ang gusto natin dito, best deal for the government. At pangatlo, yung mga, well, sabi nga ng mga taga-Pagcor ngayon sa loob, they're just waiting for another 3 years daw, and after all, may susunod na bagong Henrino. Ay, yun ang nakalulungkot dyan na, Tede. Mukhang ayaw talagang investigahan ng Pagcor. Ayaw nilang matigil itong kontratang, itong project na ito. I think yun nagsisimula yan. Whether ito ay dahil sila ay nasuhulan, o dahil sila ay nangangamba na mawawala ang isang malaking investor, the point is, may mga nalabag, may mga irregularities, at dapat hindi tinotolerate yan. Opo. Congressman Casinio, thank you for your time, sir. We will be keeping in touch again. Salamat po. Maraming salamat din, Ted. Magandang umaga sa lahat. Thank you. Bayan muna, Congressman Teddy Casinio.